So yun, what's up mga kaboards? So good morning, magandang magandang umaga. At ngayon ay nandito tayo ngayon sa vicinity, no? Sa labas ng Naga plant dito sa Maya, Cebu. So papasok na kami ngayon. So mag alas 8 ng umaga, tirik na yung araw. So napakalinaw ng karagatan, walang hangin, walang alon. Yun, hinihintay na lang namin na makalabas yung isang cargo vessel doon para papasok. Cargo vessel dyan sa may bukana na papalabas. So inintayin na lang namin yan para kami yung papalit. So sa lahat ng mga seafarer, no, sa lahat na mga nagbabarko ng Inter Island, sa mga hindi pa naka-experience na pumasok dito sa may planta ng Apo, may Naga dito sa Cebu, medyo risky dito, lalong-lalo na paggabi. Kung lalong-lalo na paggabi ka papasok. So, meron silang traffic way dito, no, mga kabirds. Kung sakaling papasok ka na nanggaling ka sa labas, so dito ka sa labas dadaan. Iikot ka dyan, no? Iikot ka. Yun, may buya na makikita mo dyan. Sa umaga hindi mo makikita na may blinker, pero paggabi nagbi-blink yan. Green at saka red. So, papasok ka dyan sa gitna para makapasok ka dun sa may port nila. Pero pagka lalabas ka naman, nagaling ikaw dun sa loob, pwede kang dumaan doon sa taas. Iwasan mo lang yung nasa gitna. O makikita mo dyan may mga buya-buya dyan, no? Yung mga pula, may ano dyan, may sintuari, yung bahay-bahay na nasa gitna ng ano, ng dagat. Kasi bahura yan, lalong-lalo na pag low tide. Malapad yung bahura dyan, mga kabirds, no? Hanggang dyan sa may ano, harap ng ang tanker na yan, ang buhos, yung tanker na yan na nagkakarga din ng powder na simento. May bahura din dyan sa harap nila. So yung dadaanan ng cargo vessel na yan na ito, mahirap dun lalabas kung dun ka sa taas, kasi medyo risky. Risky yung ano nila dito, yung planta nila dito, lalong lalo na paggabi. Pero kung sa araw naman papasok ka dito sa umaga, araw, yung may makikita mo lahat yung paligid, so walang problema, kasi makikita mo yung mga bahura, yung mga buya nila, no? Makikita mo. So walang problema. Pero pagkagabi dito, medyo mahirap, lalong-lalo na pagbaguhan ka dito. Mahirapan ka talaga. Yung iba nga ginaguide pa ng tagbot, no? Yung kapitan nila dito sa umaga, pinapamiliarize pa nila yung lugar bago sila papasok dito. So pagka mga ano naman, pagka mga always ka na nakapunta dito, labas-pasok ka na dito, so memorize mo naman yung ano, yung tirin ng lugar nila dito. Yung tirin ng saan yung papasok, saan yung papalabas, saan yung daanan, yung mga may bahura. So, pero pagdating doon sa loob, mga birds, no, may dalawang tagbot dyan na mag-a-assist. Tutulak-tulak, kasi maliit lang yung space. So makikita natin yan mamaya pag pasok natin, no. Papakita natin yan. So yan yung itim na cargo, papalabas na. So kami yung papalit. Dito kami ngayon sa may labas pa, no, naka-dragging, ano lang kami dito, naka-floating-floating lang kami. Wala na kaming anchor. Yung angkla namin is naitaas na namin. So ready na kami para papasok. Pero hintayin na lang na muna namin na makalabas yan sila, kasi hindi mo pwedeng salubungin yan dyan, kasi maliit lang yung espasyo ng daanan dyan. Baka magka-collision pa tayo dyan sa gitna. So hintayin na muna natin na makalibre sila, kasi may dalawang buya dyan, yung green at saka yung red. Dapat nasa gitna ka dyan dadaan. Kasi kapag umiwas ka sa mga buya na yan, so sigurado mapupunta ka sa bahura, sasabit yung barko mo, kasi mababaw yan, lalong lalo na pag gabi, hindi mo magkita. Kailangan talaga kabisado mo ang daanan papasok nito. So para lang naman din sa mga hindi pa nakapasok nito, no? Pero yung iba kasi madalas dito naman, karamihan ng mga cargos pumapasok naman dito, mga inter-island siguro. Pero yung mga baguhan na kapitan, yung bago ka na kapitan sa cargos, tapos yung biyahe mo is dito, papamiliarize mo lang ang lugar na to. Mag-assist man din yung mga tagbot, siyempre. Tutulungan ka man din ng planta. Yung mga kapitan ng tagbot nila, dadalhin ka sa lugar kung saan safety na dumaan yung barko mo. So, yun lang. At
Titingnan natin sa loob mamaya, mga ka-birds, kung paano mag-assist yung tugboat nila, no? So yan na, mga ka-birds, no, mapalapit na sa atin yung cargo vessel na yan, yung itim. At dadaan yan dito sa maya dito. Dadaan yan dito sa maya port side namin. So kami naman, papasok kami dito sa maya, dito kami sa maya bandang ano din nila, port side nila. Kasi kami papasok naman kami. So libre na yung daanan papasok. Makakalabas na sila. So kami naman yung papasok dyan, no? Kaya mahirap dito pag gabi, mga ka-birds, no? Lalong lalo na pag may dumaan palabas na dito sila dumaan. So kailangan na hintayin mo muna yung paglabas nila bago ka papasok. So hindi pwedeng magitbitan dyan sa loob. Estimate mga pilay karga, ano, mga 100,000 bucks. Alam na nag-drop, lapat. George Christian, MB George Christian. Shoutout sa mga taga MB George Christian. Finish, ano na sila, finish loading. At kay Moy Moy. Moy Moy! Moy Moy! Katawa na daw. So dito na tayo, mga birds, no, sa may banda dito sa may kadilang boya, yung kulay green. So pagpapasok ka, ilagay mo rin sa starboard ng barko mo yan. So yung lampas niyan, yung nagkukulay itim-itim na dagat na yan, no, yung nagba-brown-brown na dagat na yan, nagputi, ano na yan, bahura na yan, mga ka-birds. So mga corals na yan dyan. So yan yung delikado pagka masagi natin, no, lalong-lalo na paggabi pag hindi makikita, tapos pangit yung panahon, medyo maulan, maulap, malakas yung hangin. So yan dapat ang iniingatan dito lang, mga kapitan, pag papasok or paglabas ng planta dito sa maya Naga, no. So yan, makikita nyo dyan sa loob mayroon ding tagbot dyan na nag-aabang. So sila yung mag-assist pagka pumapasok ka dun sa loob, kasi umaga man. So dyan na lang sila nag-aabang sa may bukana ng kanilang pantalan. At yan, mga ka-birds, yan naman yung kulay pula na boya. So ilagay mo rin yan sa yung port side ng barko mo pagka pumapasok ka. Dapat hindi ka lumabas sa labas, kasi yung labas nyan is bahura na rin. Kapag malaki yung low tide, makikita mo talaga dyan na yung mga bato, lalabas yung mga bato dyan. So yan, no, kaya dapat ingat dito sa pagpapasok. Mahirap dito, lalong-lalo na pag yung mga barko ay yung lumang style, yung patay buhay. So saludo ako sa mga kapitan na nagdadala pa ng mga barko na patay buhay, which is pinakamahirap na yan ngayon. Dito naman, mga ka-birds, no, so ito yung daanan palabas. Ito yung ibang daanan palabas, no. So yan, yan yung bahura. Yan yung malapad na bahura dyan, no. Makikita mo yan, no? Napakamababaw talaga yan. So dapat yan yung iniingatan, yan yung binabantayan. Kasi pero pag gabi naman, may mga ilaw naman dyan, yung mga nagbiblinker nila na palatandaan na bahura yan dyan.
ito na mga birds yung buong area ng kanilang fort, no. So yan yung papasok ng galing ka sa labas, diyan ka pumapasok. So kami dito na naka-plaster na kami. Ito kami sa may pinaka dulo sa may berth 1. At naka-umpisa na yung ano namin, loading operation namin. So yun na, naglo-load na. So yan, yan yung mga rampahan din yan ng ano, ng mga makikita nyo yung mga LCT dyan, no? Yung mga landcraft carrier, yung rumarampa dyan, may dala na container van. Yung karga nyan sa loob ay siminto din. Iwan ko kung saan dinadala nila yung mga siminto na yan. So napakaliit lang ng espasyo dito, kaya grabe yung ingat mo pagpasok dito sa kanilang port para hindi ka lang makasagi o ma-damage mo rin yung kabilang yung ibang mga barko, no, na nakadak yan. So kaya risky yung port nila dito, kasi yun, tingnan nyo naman yung espasyo nila dito, napakaliit. So isang mali lang ng kapitan na magmaneobrada dito, so mabangga mo yung barko dyan, no. Hindi kaya mapunta ka doon sa kabila. Yung kabila naman dyan, yung makikita nyo na parang may bridge dyan, isilo din yan papunta doon sa may GT warp nila. Yung naglulod din doon ng siminto, yung doon sa may pinakalabas, yung mga tanker na cargo, yung mga barko na tanker ng buhos na siminto yung kinakarga. At dyan naman, oh, yung parang may building dyan, nagkakarga din dyan ng siminto. So yung parang bridge yan, dyan dumadaan yung siminto galing doon sa may pinaka puno ng planta nila. So ito yung buong area, no? Ito yung buong areal ng kanilang port dito sa may Apo sa Cebu. So yan, madali lang yung ano nila dito, mga kaboards, madali lang yung process ng kanilang loading operation dito, kasi ayun, walang tigil sa kakadala ng kargamento yung mga ano, yung mga tinwheeler nila na lang galing doon sa kanilang manufacturer doon sa taas. At saka dito sa loob din ng barko, dito din sa operation ng port, hindi lang crane ng barko yung ginagamit, mayroon din silang shore crane. Ayan yung dilaw, shore crane yan, yan yung tumutulong din, no, na maglulod. So bali dalawang crane yung mag-operation, isa doon sa may shore, isa din doon sa barko na naka-onboard yung deck crane namin. So madali lang kapag mayroong stock, madali lang, 24/7. Maliban na lang kapag umuulan. Pero kapag medyo okay naman yung panahon na walang ulan, araw gabi yan yung operation dito. So yan, mga kabards, at ito yung buong area, no, ng Apo Cement dito sa Maya Naga, Cebu. So thank you, maraming salamat, at paalam sa inyo lahat, mga kabobards.